So, nagtetest tayo ng moisture purging sa ating products para kung if ever ipapaship natin via JNT or halimbawa papasok tayo sa Shopee or sa TikTok, is makita natin kung magpa-purge yung ating packaging na ginamit sa ating pagpapadeliver. So initially, nirap ko muna yung ating frozen meat ng frozen meat bratak. Ang ginamit ko is hamon de bola, yon. So initially, nirap ko siya ng single layer ng foam. 1 mm ang thickness ng foam. Tapos binalot ko lang siya ng typewriting or bond paper. So yon. So, yun muna ang ginamit ko, kumbaga worst scenario. So, tingnan natin ang result. So, eto po, may mga parts siya na wet after overnight exposure. Ayan. Ayan. Tapos dito. Ayan, malaki yung part na wet dito. So, itry ko po na kung box yung gagamitin, kung magiging wet pa rin siya, or kung idodouble yung ano, yung tawag dito, yung foam. Sige po. So, eto na yung box ang ginamit natin sa halip na paper. Sabagay, talaga namang pag tayo ay magpapaship, box talaga yung gagamitin natin. So, eto po siya. Tingnan natin ang result. So, wala pa rin moisture purge as of 7 p.m. Ayan. So, wala siyang magmula 10 to 7. So, 9 hours. So, open natin yung ating package. Tingnan natin yung quality ng product. Kung okay pa siya. Ito. Wala din naman purge dito sa plus, sa ano kanina, sa, ang tawag dito, sa foam. Wala naman siyang wet part sa foam. So, yan. At dito sa labas ng box, sa loob ng box, wala rin siyang part na wet. Yan. Wala siyang wet part sa loob ng box. So, ibig sabihin, safe yung product natin if ever ipaship natin, natatagal ng 8 hours or 9 hours. So, check natin yung quality ng product. So, itong ginamit ko is hamon de bola. Yan. So, makikita nyo, hindi na siya frozen, malambot na siya. Amoyin ko. So, wala naman siyang, hindi siya amoy panis. So, okay pa siya. Ibig sabihin, pag dumating siya sa client na inabot ng 8 to 9 hours ang delivery, okay pa yung quality ng product. So, evaluate natin, magtikim tayo. So, open natin ito. So, kuha tayo sa maliit lang. 1 piraso lang. Tignan natin. Dalawa pala yung nakuha ko. So, okay pa siya. Wala pa siyang sign of spoilage. Hindi pa siya maasim. As is pa rin yung lasa niya. Ubusin ko na ito. Yan. So, ibig sabihin, safe ang product natin kahit abutin siya ng 9 hours sa delivery.
So, wala pa siyang sliminess, wala pang pangangasim, wala pang sourish odor, sourish taste. So, wala pa. Stable pa yung produkto. So, hanggang dyan po, nagtatapos ang ating evaluation ng ating moisture purging for frozen products. At saka sensory evaluation after exposure for 9 hours. Thanks for watching. Bye-bye.